Simula nang kumalat ang Pulvoron video di umano ni BBM, ang taong bayan ay nagsimula nang mag-isip kung siya ba talaga ang nasa video o hindi, dahil hindi nila ma-imagine na ang pangulo ng bansa ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Kaya tila ang iba't ibang religious group, katulad na lamang daw di umano ng Iglesia ni Cristo, ang iba't ibang member nito ay nag-iisip na rin kung si BBM ba talaga ang nasa loob ng Pulvoron video. Gaya na lamang din ni Congressman Marcoleta, na isa ding miyembro ng Iglesia ni Cristo. Sa kanyang naging interview sa Net25, ay nais daw ng taong bayan na magpa-hair follicle drug test na itong si BBM nang matapos na ang pag-aakusa ng nakararami sa kanya na siya ay nagamit ng pinagbabawal na gamot. Ngunit ibinahagi naman ng Vatican journalist na si Jay Sonza na tila ang religious group na Iglesia ni Cristo ay tila gustong magpa-drug test si BBM. Ayon nga sa kanyang post, "Palita ko, pati ang iglesia ay nananawagan na rin na sumailalim sa hair strand drug test si President Ferdinand Marcos Jr. Nadilig ko rin na maging ang Net25 ay humihiling na rin kay PBBM na sumailalim sa hair follicle drug testing para magkaroon ng linaw ang nasabing usapin. It's about time." Hindi talaga matatahimik ang taong bayan hanggang matapos ang term niya at lalong gumugulo at pahirap ang sitwasyon ng Pilipinas. "Make it an open public from test to laboratory to result. At Luneta Grandstand, televised nationwide, and all social media platforms. If I can recall, a U.S. presidential candidate was summoned to undergo a drug test, so why not?" Sa interview kay Marcoleta sa Net25, "They are demanding drug test para daw matahimik na ang mga tao at mag-move forward ang bansa. Nakakahalata na ang lahat na kailangan na talaga niyang i-prove sa taong bayan na hindi siya bangag. Kasi madalas lutang pag ini-interview, tatawa lang out of topic na mga sagot, sabay ngingiwi na sabay ng mga gabinete niya. Sana magkaisa na ang lahat ng mga religious church against Marcos Jr. Need natin ang seguridad ng bawat mamamayan at mga mahal natin sa buhay. Ang hirap may namumuno, di sigurado sa mga desisyon." Katulad na lamang ng senaryo na ito, na dito ay in-interview si BBM. Pero ang kanyang tugon ay tila tumawa lamang at tila naging lutang. At tinakasan na lamang niya ang mga katanungan ng media. Narito ang reaksyon ni I.M. Sean Duane, panoorin natin. "Sir, about the flood control project, kumusta po yung situation?" I don't think we need to talk about this. Hindi ko alam kung strategy na ni BBM yung mga ganyang klaseng pagsagot niya or talagang yan na siya. Yan na yun. Ganun na talaga siya. Hindi ako matatawa eh. Alam mo kung bakit? Imagining mo, prior sa bagyo, sobrang pinagmamalaki niya yung flood control project na ginagastusan pala natin ng ilang bilyon kada taon. Sabi nga ni Senator Joel Villanueva, 1 billion a day ang ginagastos ng Pilipinas o ng taong bayan, mga taxpayer, tungkol dyan sa flood control projects. I saw one article na meron daw proposal na magkaroon ng 10 major flood control projects na nagkakahalaga ng almost kasing halaga ng unprogrammed funds or between 400 to 500 billion. Now ang tanong, kung ang budget ng flood control ay 1 billion a day, sumatotal sa isang taon, if we have 365 or 366, which I know nasa 400 billion ang budget ng flood control, bakit hindi naumpisahan ni BBM simulang naupo siya
yung Paranaque Spillway na project pa ni Apolacay. 2 taon na po ang lumipas. Bakit hindi man lamang naumpisahan yung Paranaque Spillway na yan? Ngayon, kung babalikan natin yung mga arte ni BBM, yung eksena niya, okay? Yung eksena niya, pagsagot niya sa mga tanong, lalong-lalo na kung alam niya na hindi niya kayang sagutin. Imaginin mo, no? Gano'ng katalas kayo nagmi-meeting ng DPWH para malaman mo kung ano ang status ng mga project. Ni hindi mo man lang ba nabisita kahit isa dyan sa 5,500 na yan? Alam mo, di ba nga, ang mga secretaries nga daw ng government agencies ay ang alter ego ng presidente. Ngayon, hindi ba dapat yung kapalpakan ng isang government agency ay nagre-reflect din sa kapalpakan ng presidente? Sisimplihan lang natin yan, guys, no? Yung mga batas, no, yung mga bills na nagiging batas na ipinapas sa presidente, even before pa yan pirmahan, babasahin niyang maigi yan. Dahil magiging batas ang isang bill once na mapirmahan niya yan. Iyan nga, very thorough yung pag-aaral niya eh. Diba? How much more yung mga government agencies or administrative agencies na kada isang cabinet secretary ay nagre-represent bilang alter ego niya. So, ang ibig sabihin lang ay napakasimple. Yung kapalpakan ng isang government agency or administrative agency is directly yung kapalpakan ni presidente. Tama ba ako dyan? Kasi hindi naman lahat yan may execute kung walang approval din ni BBM. Ngayon, if we're going to follow the flow, isa lang ang ibig sabihin yan. Kung ano man ang kapalpakan ng MMDA, ng DPWH, is kapalpakan ni BBM. Which means, hindi siya pwede maghanap ng sisisihin. O, isama na natin yung tungkol dyan sa basura. Na ipinagmalaki rin ni BBM, sinabi niya, na nakalikom ng 40,000 metric tons ng basura. Totoo ba yon? Nakita niya ba exactly na nangyari yung ganong karami? Kasi obviously, ang naging isa sa mga naging excuse niya. Kaya daw, hindi nag-function ang flood control is because nabarahan ng mga basura. Ito naman ang tanong ulit natin kay BBM. Yan bang mga pinagsasabi mong numbers, nakita mo ba talaga yan? Eh mas mukhang merong 40,000 metric tons na basura ang umago sa panahon ni Karina. Hindi sa panahon na sinasabi mo na merong ganong karaming basurang nakuha. Knowing that sana, hindi siya isa sa mga naging rason mo at masisisi mo kung bakit hindi gumana ang flood control projects na ipinagmalaki mo. Siguro nga tama si Senator Villanueva. Palpak ang national government. Pero pinalakpakan ng maraming tangamong kongresista. Hindi lang ikaw, BBM, ang napahiya dyan sa sinabi mo. Napahiya rin ang bawat isang taong pumalakpak sa palpak mong project. Imagine niyo, pang ilang project na ba ni BBM tong palpak? Una, yung tungkol dyan sa pabahay. Palpak. Yung 1.2 million daw na binibuild ng bahay, 140,000 pala. At hindi 1.2. We're down sa second year ni BBM. Ha? Imagine mo, kung gaano ambitious 1 million kada taon. Ang layo ng supposedly 2 million na, di ba? Ang layo naman ng 2 million bahay, pabahay, sa 140,000 lang na ginagawa pa lang.
Isa rin sa mga kapalpakan ni BBM, of course, wala nang iba, yung bigas. Tapos yung flood control. Tapos yung pagpapalinis na nakakuha di umano ng 40,000 metric tons. Asaan yun? BBM, sunod-sunod na ang kapalpakan ng administrasyon mo. Sino pa sa tingin mo ang maniniwala sa'yo maliban doon sa mga rabid mong supporter? Na kahit napaka-mediocre ng binapakita mo sa taong bayan, panay pa rin ang palakpak para namang exemplary ang mga pinagagawa mo. Malapit-lapit na rin maubusan ng pasensya ang taong bayan sa'yo. Lalong-lalo na ngayon na nangyari itong baha sa buong Metro Manila. At dahil dineclare niyong state of calamity ang buong Metro Manila, nagkaroon pa talaga kayo ng lakas ng loob, mangutang ulit ng $500 million. At sino na naman magbabayad niyan? Ang mga pobreng taong bayan. Ganyan kayo kademonyo. Binabaon niyo ang taong bayan sa utang. Diba? Kayo-kayo lang nakikinabang, pero kaming mga ordinaryong Pilipino, ang hirap na hirap para lang magbayad. Alam mo, I just realized, ano, na nag-grocery ako ng isang araw. Kailan nga ba nag-uumpisang magbayad ang isang Pilipino sa mga taxes na to? Eh, parang fetus pa lang yung baby sa loob eh. Gumagastos na rin siya eh. Yung mga doctor's check-up, yung vitamins na iniinom ng nanay, at kung ano-ano pa. Hindi pa nabubuhay yung batang yan na nasa loob ng sinapupunan ng isang babae. Before pa yan lumabas, nagbibigay na yan ng contribution. Dahil lahat ng binibili ng ina niya o ng ama niyan, is nagbabayad sila ng mga VAT. VAT na isa sa mga pinagkukunan ng pondo ng gobyerno natin. So ngayon, mas lalo natin maiintindihan na ginagawa pa lang isang bata, nagbabayad na siya sa utang ng ninakaw ng mga politiko. Kung kayo ba'ng tatanungin, mga kasweet, dapat na nga bang sumailalim sa public hair follicle drug test ni BBM gaya ng hamon ng dating Pangulong Duterte? Ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.